tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon bawat pagkakataon ang ibigin ko'y begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, Larry and Jenny have reached their 50th year of marriage with a lot of faith and a deeply nurtured friendship and love. Let us thank God for this momentous event of their life. Larry and Jenny consecrated their commitment to each other, that they may freely and lovingly take upon them the task that the Lord has entrusted to them, in order to continue to live for each other and their children and their family, their relatives and friends on the road through life to God. Let this day be filled with God's unending grace for Larry and Jenny and to all the people around them. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. God our Father, bless Larry and Jenny with your love. We thank you for their long and happy marriage, for the children they have brought into the world, and for all the good they have done. As you bless the love of their youth, continue to bless their lives together with gift of peace and joy. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Sirach. Happy the husbands of a good wife, twice lengthened are his days. A worthy wife brings joy to her husband. Peaceful and full is his life. A good wife is a generous gift bestowed upon him who fears the Lord. Be the rich or poor, his heart is content, and smile is ever on his face. A gracious wife delights her husband. Her thoughtfulness puts flesh on his bones. A gift from the Lord is her governed speech, and her firm virtue is of surpassing worth. Choices of blessings is a modest wife, priceless her chaste person. Like the sun rising in the Lord's heavens, the beauty of a virtuous wife is the radiance of her home. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is kind and merciful. Please repeat. The Lord is kind and merciful. Bless the Lord, my soul. Bless his holy name. All that is in me, bless the Lord, my soul, and remember all his kindness. The Lord is kind and merciful. The Lord is tender and compassionate, slow to anger, most loving, as tenderly as a father treats his children. The Lord treats those who fear him. The Lord is kind and merciful. The Lord's love for those who fear him lasts for all eternity and forever, like his goodness too for their children's children,
as long as they keep His covenant. The Lord is kind and merciful. Please stand. Let us love one another as he has loved us. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. If you keep my commandment, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandment and remain in his love. I have told you this, so that my own joy may be in you, and your joy may be complete. This is my commandment, love one another as I have loved you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, Ate Jenny and Tito Larry. Nakatulog ba kayo ng maayos? Ha? Hindi kayo nakatulog? Excited ba kayo sa araw na to? Meron po akong gustong itanong bago po ako magsimula sa aking homily. No? At gandahan niyo po yung sagot niyo. No? Yung tanong ko po ay, ano ang dahilan bakit kayo umabot ng 50 years? Oh, para kayo sasagot sa akin na yung mga anak ninyo nakikinig na nasa ibang bansa, baka galahin. No? At yung mga anak mo pa nandito at yung mga bisita mo nandito, baka galahin. Paano nangyari na nakaabot kayo ng 50 years? Sige, titulari muna. Magbawal kumopi at Tita Jenny, ha? Kailangan may sariling sagot. Tito Larry. Umabot po kami ng 50 years dahil sa kabila ng aming pag-aaway-aaway or misunderstanding, nagbabalik po kami sa isa't isa. Maraming pagpapatawad. No? Tumatagal ba yung away? Umaabot ba ng isang linggo, isang buwan, o isang araw lang? Araw. Pero nang magsimula siya sa simbahan, naging isang araw. Tatlong araw ang pinakamatagal, no? Natampuhan ninyo. Nung nag-serve na sa Tijen simbahan, isang araw na lang. Wow, no? Ang laki ng tulong, no, Tijen? Ikaw, Tijen, ano ang dahilan? Yung matagal ko na pagkasama ng 50 years, kahit na meron kami misunderstanding minsan, ang give and take lang po kami. Nagpapatawad mo kami sa ano nga pa, talagang yung misunderstanding yung ginawawala, no? Ganun talaga, no? Mayroon talagang hindi pagkakaunawaan minsan. Sa loob ng 50 years, madami bang ganun? Mas marami ba yung away o mas marami yung masasaya? Ako, nag-isip si Tito Larry, parang binibilang. Ano, Tito Larry, ano mas madami? Mas marami yung away o mas marami yung mas masaya? Siyempre po, maraming mas masasaya. Kaya lamang, kung minsan umaabot kami sa panahon na yung tatlong araw, napakahirap ng tiisin na hindi kayo nagtitibuan. At yun yung love, no? Parang hindi daw matitiis na tumagal yung sobrang tagal ng 3 days, no? Kinakailangan ay magtibuan agad. Kasi nga, siyempre, mahal niyo isa't isa, no? Hindi mo pwedeng hindi nakakausap araw-araw, no? Kaya, pag may tampuhan. Hindi ko na po tatanungin kung ano yung tampuhan ninyo, ano? Sa inyo na po yun, ha? Baka mamaya i-chismis pa ng mga nandito sa loob ng simbahan kung ano yung pinagtatalunan nyo, ha? So sa inyo na po yung kung ano yung pinagtatalunan nyo. Pagkat gano'n ba man, no? Ay alam ninyo kung saan kayo nagsimula, alam ninyo kung ano yung dahilan, kung bakit kayo nagtatagal, nagtagal ang inyong relasyon ngayon. 50 years ang ating isineselebrate. Alam nyo po, hindi madali makatungtong sa 50 years. Huh?
Kung tutuusin, ngayon, pag tinignan po ninyo sa makabagong panahon, isa sa mga nilalabanan ng simbahan ay ang divorce. No? Marami ang mga nagkakaroon ng pagkakataon na magpakasal sila, pero pag nagkaroon ng konting tampuhan, hindi pagkakasunduan, unang naiisip, hiwalay agad. No? Kaya po, narinig namin mismo sa inyo, kayo yung magpapatunay, na ang pagmamahalan ay maaaring magtagal hanggang 50 years. Ang sakramento ng kasal ay kayang paabuti ng mag-asawa hanggang 50 years. And more, no? Hanggat buhay pa, no? Hanggat binibigyan pa tayo ng buhay ng Diyos, pwede pang tumagal ng tumagal yung ating pagmamahalan. At yun po ay isang malaking biyaya. Hindi lamang po para sa inyo, sa inyong pamilya, pagkos biyaya din yun para sa amin bilang bahagi ng simbahan. Dahil yung sakramento ng kasal ay pinapakita ninyo na ito ay dapat pinahahalagahan. Ito ay dapat pinagyayaman. At malinaw na malinaw sa inyo na kayo mismo ang gumawa ng paraan para yung sakramento na tinanggap ninyo 1971. Imagine, no? Alam niyo ho, kahit yung nanay at tatay ko, hindi ko alam kung mayroon na silang relasyon ng mga panahon ngayon, no? Dahil ako'y pinanganak ay 1985, no? Pero sigurado may relasyon na sila lang, no? Kaya lang imagine, 1971, diba? Hanggang ngayong 2021, no? Nabuo ninyo yung 50 years na kayo mismo ang nagtatag, no? Bumuo kasama ang Diyos para manatili kayo sa inyong pagmamahalan. Kaya po, ito ay pinapagpasalamat natin ngayong araw na ito. Pangalawa, narinig ko din po sa inyo yung salitang pagpapatawad. Sa pagkarelasyon, napakahalaga po noong pagpapatawad. Alam naman natin na minsan nagkukulang, minsan may mga pagsubok, minsan may mga problema, minsan naiinis tayo, no? Minsan naiinis, lalo na kapag hindi niyo gusto yung hindi kayo magkasundo sa isa't isa, no? Pag po ba kayo nag-aaway dalawa, magkatabi kayo matulog? Hindi. Yung isa sa sala, yung isa sa kwarto, no? Ganun ba ang pag-aaway? No? Ah, magkatabi. Ah, ganun. Magkatabi kayo, pwede kayo nag-holding hands. Aba, imagine, kapag kayo pala yung hindi magkaaway, magka-holding hands pa kayong matulog, ha? Nagagawa niyo pong mag-holding hands. Pero ganun pa man, no? Mayroon pong mga dahilan kung bakit din tayo nagkakaroon ng nagtatampuhan, no? Pero tandaan po natin, simula nung tayo ay kinasal, 1971, no? Alam na natin sa isa't isa, may mga pagkukulang talaga tayo. Hindi naman talaga natin mapupunuan yan. Kahit na umabot po kayo ng 75 years ng inyong, pagiging mag-asawa, mayroon pa rin mga pagkukulang along the way. Hindi po natin kayang punuan. Dahil nga ang tao, mayroong limitasyon. Pero at least alam natin sa isa't isa na kahit mayroong pagkukulang, alam natin paano magpatawad ng ating kapwa. Lalo na ng ating asawa na minamahal. Kaya huwag natin aalisin iyon, no? Siguro po, ang lalakas nyo pa, baka bigyan pa kayo ng 75 years, no? Baka umabot pa ng 75 years itong pag-aasawa ninyo. At sasabihin natin, kahit po dagdagan pa ng Diyos ng mga araw o taon yung aming pagsasamahan, yung pagpapatawad ay hindi mawawala sa amin, no? At lagi po ninyo yung tatandaan. Siguro po, unang-una, bakit kayo nagtagal sa inyong pagmamahalan din ay dahil you live what you believe. No? Talagang isinabuhay ninyo kung ano yung inyong pinaniniwalaan. At naniwala kayo na mahalaga ang sakramento ng kasal. Naniwala kayo na ito ay biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng iyong paniniwalang iyon, isinabuhay ninyo ano yung itinuturo ng Diyos sa inyo bilang mag-asawa. Kaya yung sakramento ng kasal ay inyo talagang isinabuhay. Ginawa ninyo ang lahat ng inyong makakaya para mapanatili ninyong matatag ang inyong pagmamahalan. Pangalawa, no? You pray together every day. No? Na hindi po mawawala sa inyong dalawa iyon. No? You pray together every day. Kahit na po pagdaan ng posisyon sa inyong bahay, pareho kayong lalabas ng bahay para salubungin ang posisyon. Kapag kayo ay nagsisimba, magkahiwalay kayo. Ngayon, sabi ko, ako ang mamamayani titulari.
babalik at babalik ka pa rin dito sa amin. No? Palakpakan nyo nga si Tito Larry. Bumalik si Tito Larry sa parokya. Simula ngayon, dito na siya magsaserve. Pwede ba yun? O nag-yes si Tito Larry. Sabi ko na, kukuhalin ko ito opportunity na ito para hatakin ko si Tito Larry dito bumalik sa simbahan. Tito Larry, wala na yung parish priest na alis na. Bumalik ka na dito. Extended ako. Ha? Kaya dito ka na magsaserve. Ha? Sabi ko sa sarili, pag ikinasal ko itong bamaya, pipilitin kong papa-oo ko ito na magsaserve ito dito. Ha? Kaya ngayon, sabi mo sa akin, yes, Father. So, para magtagal pa lalo ang inyong pagmamahalan bilang mag-asawa, mag-serve kayo together sa parokya ng Santo Cristo. Ha? So, dito ka na maglilay minister, ha? No, oh, amen daw. Naku, nakuha ko si Tito Larry. Lagot, mababawasan ng lay minister ang Project 7. No? Dahil dyan, no? Siguro, yun po yung isa, no? Isang dahilan din kung bakit naging matatag ang inyong pagmamahalan because you pray together every day. No? At huwag niyo pong aalisin yun. Hanggang sa kahuli-hulihan ng inyong buhay, you pray together every day. No? Ipagdasal ninyo ang inyong mga anak, no? Kahit na magkakahiwa-hiwalay kayo dahil iba'y nasa ibang bansa, pero ganun pa man bilang magulang, sa inyo ipinagsisimula yung malalim na pananampalataya sa Diyos. No? Pangatlo, no? Love each other unconditionally. No? Lagi po ninyong iisipin yan. Magmahalan kayo unconditional. No? Kahit po inis na, kahit nagtatampo na, no? Sa isipin ninyo, mamahalin ko ang aking asawa unconditional. Walang condition dapat. No? No? Pag sinabing, ay nako, hindi ako magsisimba kapag hindi mo ako binili ng bagong sapato, sasabihin sa'yo na ti Jenny. No? Sasabihin mo kay ti Jenny, ayan, isuot mo yung isang kabilit ng sapato sabay-sabay kung makalakad ka ng simbahan. Sabihin mo sa kanya. Sasabihin na ti Jenny, hindi ako magsisimba pag hindi mo binili ng damit. No? Isuot mo sabay-sabay yung mga damit yan hanggang sa hindi ka makahinga. Sabihin mo ganito kay Delali. No? Walang condition. No? Ginagawa natin na mahalin ang isa't isa kasi alam natin yan ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya dito na rin si Tita Jenny, no? Sasabihin niya, yan lang ang kaisa-isang babaeng minahal ko habang buhay. No? 50 years na yun, 50 taon. No? Mamaya, ilinigin natin yung inyong vow. No? Yung sasabihin niya sa inyong sarili, no? Na minamahal niyo pa rin ang isa't isa sa harap ng Diyos. At yun ay magpapatunay sa inyo na itong pag-ibig na ito, ito yung pag-ibig na itinanim ng Diyos sa atin. At yung pinadinig natin sa gospel ngayon, no? Yan yung pagmamahal na iniutos ng Diyos sa atin. At nung iniutos ng Diyos sa atin, itinanim ng Diyos yan sa ating puso't isipan. At hanggang sa matapos ang ating buhay, yung itinanim ng Diyos, dapat yan ay lumalago. Yan ay dapat nasa ating mga puso. Kaya dito lang, ni Jenny, no? Congratulations, no? At maging sa iyong buong pamilya, sa iyong mga anak, no? Magamat ay iba'y wala dito, iba ay nandito, no? Kami ay nagpapasalamat dahil ipinakita niyo sa amin na napakahalaga ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa tao. At yung pag-ibig na iyan, ang aming babaunin din hanggang sa huli din ng aming buhay. At sana po, no, hanggat kayo ay nabubuhay, sana ay maipadama ninyo ang inyong pag-ibig sa inyong kapwa. Kung paano kayo nagmamahalan sa isa't isa, sana ganun din ninyo ipakita ang pagmamahal sa iba. Ngayon, sa ganun ay sila din ay magkaroon din ng pagkakataon maibahagi ng pag-ibig na tutunan ninyo sa ating Panginoon. Amen. Sino po ang magsisindi ng kandila? Pwede po ang pakisindihan ng kandila. Dito lang dito, Jenny. Tayo kayo. Dear
Dearly beloved Larry and Jenny, you stand here today before the Lord and give Him thanks for having shown you His love in a very special way when He blessed and consecrated your love on the day of your marriage, assuring you to stand by your side in your every need. He entrusted the success of your married life to you. Your side in your every need. He entrusted the success of your married life to you as a task and a gift. We thank Him now for all these years of shared joys and sacrifices, perhaps also sorrows and struggles, which are part of life. We still need Him now, that you may continue on the way of love and loyalty, which cannot but go on growing. The Santo Cristo de Bungag Parish rejoices with you and asks the Lord to bless you and keep you in His love. May I ask you, my dear brothers and sisters, to join Tito Larry and Tita Jenny in giving thanks to the Lord for His goodness and in praying that they may grow together living in God's love. Now I ask you, Tito Larry and Tita Jenny, please join your right hand. Tito Larry, do you reaffirm your married love and the fidelity to Tita Jenny before God in this community? Yes, I do. Tita Jenny, do you reaffirm your married love and fidelity to Tito Larry before God and this community? Yes, I do. Please pray together the prayers that God, prayer for God's blessing. Reaffirm once more the consent which you have renewed before Him and before the Church which I and this community represent. And may the Almighty God bless you now and continue His blessing with love and unity in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Yung sing-sing at saka yung aras. Let us bless your rings and array. Our help is in the name of the Lord. He made heaven and earth. Let us pray. Bless, O Lord, this ring so that your servant, Larry and Jenny, who wear them, may ever live in mutual love and an unending loyalty to Christ our Lord. Amen. Amen. Let us bless the array. Bless, O Lord, this array, so that your servant, with sufficient resources in life, may found your love together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Mm-hmm.
as I sum up my continuous love and fidelity in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Papa, wear this ring as a sign of my continuous love and fidelity in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Please all stand. Let us pray to God, our Father, who is the Father of love and unity, and our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For Larry and Jenny, who celebrate today with gratitude and memory of their 50 years of joys and pains shared in common, that they may grow in love as they grow in age, and may be a blessing to each other all days of their lives, we pray. Lord, hear our prayer. For their family and all their relatives, that they may give comfort to one another when there is a need for it, and that they may enjoy good health and happiness in life, we pray. Lord, hear our prayer. For those who prepare for marriage, that they may enrich each other and make each other happy for their own good and that of their community, we pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Lord God, all human aspirations and strivings and striving needs, you attain the goal. Do not abandon us to ourselves and be gentle with us when we fail. Help us go on without fear on the road to your final fulfillment and perfect love toward the wedding feast that lasts forever and ever. Amen. Veil and cord. Receive by this gifts of your compassion.
Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Lord, accept the gifts we offer in thanksgiving for Larry and Jenny. We trust in you and each other. They have shared life together. With their prayers and keep them in your peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation. Father of all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks. You created man in love to share your divine life. We see his high destiny in love of husband and wife, which bears the imprint of your own divine love. Love is man's origin. Love is his constant calling. Love is fulfillment in heaven. The love of man and woman is made holy in the sacrament of marriage and becomes the mirror of your everlasting love. Through Christ, the choirs of angels and all the saints praise and worship your glory. May our voices blend with theirs as we join in the unending hymn of praise. Found of all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The Mystery of Faith. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain ni Lumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Ernesto our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph her spouse, with the blessed apostles and with all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father,
in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say. Sisters, let us pray to the Lord for Larry and Jenny, who have come to the altar again. May they always be reunited, be united in love for each other. Holy Father, look up to Larry and Jenny. They ask for your blessing. Continue to give them peace and joy. May they always care for each other as Christ cares for his church. May they both praise you in their joys and turn to you to offer all their sorrows. Lord God, as we gather here, bless Larry and Jenny on their 50th wedding anniversary. Watch over them for the rest of their lives, and after a long and happy life together, brings them to the feast of eternal life. Grant this through Christ our Lord. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
God, behold him who takes away the sins of the world. Happy are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. Please stand. As we gather at the table of your Son, bless Larry and Jenny on their 50th wedding anniversary. Watch over them in the coming years, and after a long and happy life together, bring them to the peace of eternal life through Christ our Lord. Amen. Tapos na? Nakahinga na ng maluwag sa Jenny, no? Ngayon po ay muli, palakpakan po natin si Tito Lalo at Tito Jenny as we celebrate their 50th wedding anniversary. No? Congratulations po, no? Malakas pa kayo, no? Piling ko may 75 pa yan, no? Pero pwede yung celebrate yung 60, no? Unti-unti na, no? Para sa ganun ay mas maraming blessings, no? Lalo na sa inyong mga anak, no? Nandito, yung mga nanonood sa ibang bansa, no? Siguro ay inspirasyon kayo para sa kanila, no? Na sana yung kanila din pagmamahalan ay tumagal din
ng 50 years katulad ninyo. Pagkatapos po nito, napakadami po nating bisita, no? Kaya wag po kayong aalis. Siguro, no, Tita Jenny, lahat sila, no? No, ako na ho mag-a-announce sa inyo, napakadami po natin. No, yung ina-expect ni Tita Jenny bisita ay umunti ng umunti. Kaya huwag niya ho kayong umalis, ha? Napakalayo ho na reception sa third floor, no? Aakit lang ho kayo ng hagdan, ha? Wala ho kayong ibang lalakarang ibang kalsada, kundi umakit lang ho sa third floor, okay? The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Palakpakan muna natin sila. O, Tito Larry, you can now kiss your beautiful wife 50 times. Pwede ba yun? You may now kiss your beautiful wife 50 times. Ay, hindi mo yung pwede. Tagalin niyo po yung ano niya. Medyo lang. Siguro ay mag-asawa naman kayo. Pwede naman siguro, ano? So, yung mga anak, allowed naman siguro silang mag-kiss kasi mag-asawa naman sila. No? Ganoon na pala ang kiss pag 50 years. No? Ganoon na pala ang kiss pag 50 years. Congratulations po. The only thing that's right, my first love, your every breath that I take, your every step I make, and that beat as one, our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm.